Welcome back again sa aking channel, guys. So sa video na ito, tuturo ko sa inyo, ipapaliwanag ko lang kasi nagka-problema kami, nagtitrip ang aming breaker dahil nga sa itsura ng aming magnetic contactor at pinagtatanggal namin ng kable kasi madumi nga siya. Kung may makikita nyo, meron siya mga spark. So pag ganon, hindi mag-contact yung mga tatlong face. So kailangan linisin natin ng sandpaper. So yun nga, yung nalinis na namin, so nag okay na siya, wala na siya mga dumi-dumi. So nung tinesting namin, so naging okay na siya. So ito yung isa sa mga nagiging sanhi ng pagtitrip ng breaker dahil hindi mag-contact ang three phase natin ng maigi. So nagsisingle phase siya. So tinetester namin kung okay siya. Kailangan testerin nyo kung magkaroon siya ng contact. Pero hindi naman siya ang contact ng mga ganitong kalaking breaker, ay hindi naman dire-diretso. So kailangan nyo lang siyang testingin. Wala-wala din siya. Ibig sabihin okay yun. Ang kailangan mangyari dito is kailangan linisin lang ng maayos ng liha o sandpaper. So hanggang dito na lamang, at sa susunod na video ay meron na naman tayong upload. Kaya ito yung ating magnetic contactor, makikita nyo nakapasok na siya. So gumana na siya. So ganun lang kasimple. At tingnan nyo nung gamitan nyo siya ng clameter para makita nyo kung balance siya, at multitester line to line at saka line to ground para makita nyo kung balance ang amperahe. Kasi pag hindi nyo kinuha na ng amperahe or clameter, ay hindi nyo makikita kung balance ang load nyo. Pag balance siya, ibig sabihin okay na yun. So ganun lang kasimple ang paglilinis. Kasi pagka mga ganitong magnetic contactor, eh, talagang ay met me, ito yung open and close, kaya nagkakaroon to ng spark. So ganun lang. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo magtanong at mag-comment, at yan ay ating sasagutin. And thanks for watching, and hit the notification bell para sa susunod na mga video natin.